po ang mga nasa biyahe pa papunta at sa mga nasa kani-kanilang tahanan. Nawa po ay makapakinig sila ng maayos na walang distraction. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun, nasa part 2 na po tayo ng book ni John Owen na Duties of Christian Fellowship. So nagkaroon tayo ng rule number 1 to rule number 7 dun sa part 1. At sa part 2, ito yung sa original copy kasi under lahat to sa rule number 7. So nagkaroon tayo niyan, makikita nyo yung notes sa sinend ko sa GC, rule number 7.2. Kasi yung rule number 7.1 yun yung pinag-aralan natin last week na tinuro ni Brother RJ. So doon nag-start yung second part ng pag-aaral natin. So ngayon sa rule number 7.2, babasahin po natin ano ba yung nilalaman nito. Believers must maintain continual prayer for the prospering of the church under God's protection. So makikita natin dito, merong pangangailangan. May kailangan gawin ng mga mananampalataya. They must maintain na nag-i-imply ng consistency. Saan daw po? Sa continual prayer. It is a corporate means of grace. Isa sa mga corporate means of grace na kung saan ang layunin nito ay para sa pag-prosper ng iglesia na nasa ilalim ng protection ng Diyos. So yung prospering, it is a spiritual prospering under the authority and the care of our God. So, bagong lahat, since ang pinag-uusapan natin dito mainly is prayer, kaya nyo po bigyan ko lang ng konting background or mga insights sa mga foreign authors just like J.C. Ryle and Spurgeon. Ano ba yung prayer? Bakit mahalaga ito? Bakit sinabi dito ni John Owen that it is a must and we should maintain it? So prayer, sabi dito ni J.C. Ryle sa kanyang book na Practical Religion, it is the most important subject in practical religion. So nandyan sa practical religion, yung pag-attend sa mga gathering, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung mga practical na duties ng isang mananampalataya, at yung prayer, yung pinakamahalagang subject sa lahat ng mga bagay na yon. At sinabi ni J.C. Ryle, I can find that nobody will be saved by his prayer. Alam niya na walang maliligtas sa pamamagitan ng kanyang panalangin. But I cannot find that without prayer, anybody will be saved. Pero hindi niya nakikita na ang taong naligtas ay hindi nananalangin. Wala siyang nakikitang ganun. Just as the first sign of life in an infant when born into the world is the act of breathing, so tulad ng isang sanggol na ipinanganak sa mundo, na yung kanyang unang sign ng life ay yung act of breathing, sabi ni J.C. Ryle, so the first act of men and women when they are born again is prayer. So inihalin tulad niya ito sa isang sanggol na ipinanganak, na ang unang sign na siya ay buhay ay ang kanyang paghinga. At ganun din sa isang mananampalataya, sa isang lalaki at sa isang babae na naborn again, ang unang sign na sila ay naborn again ay ang pananalangin. So ganun kahalaga ang prayer. And prayer is one of the surest marks of a true Christian. Ang panalangin ay isa sa mga tiyak na marka ng isang tunay na Kristiyano. Example natin dito yung conversion ni Paul. Nang inutusan ni Kristo si Ananias na pumunta kung nasaan si Pablo, isa sa mga sinabi ng Panginoon nun kay Ananias, for behold, he is praying. Isa to sa mga evidence na ipinakita ng Diyos kay Ananias na nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Pablo na siya ay nananalangin sa ating Panginoon. And sabi naman ni Spurgeon, a prayerless soul is a Christless soul. A prayerless soul is a Christless soul. Ang kaluluwang hindi nananalangin ay ang kaluluwang wala kay Kristo o walang Kristo sa kanyang kaluluwa. So ganun kahalaga ang pananalangin na pag-aaralan natin in a context
of church gathering or Christian fellowship. So may binigay ditong walo na mga text si John Owen for consideration sa topic. Unahin natin yung Psalm 122 verse 6. Sabi dito, pray for the peace of Jerusalem, may they be secure who love you. So yung peace dito in Hebrew, yung shalom, yung ginagamit na word na shalom. Yung sinabi dito, manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem. So in Old Testament, Jerusalem, but in our sa panahon natin ngayon, ang tinutukoy nito ay yung church. May they be secure or they be prosper who love you. So it is a Psalm of David na ginagamit or a prayer para sa Jerusalem, para sa mga mananampalatayan noon na pumupunta sa Jerusalem para sa solemn feast nila. So, ang pinapakita dito na ipanalangin ang Jerusalem, sa atin ipanalangin ang iglesia, yung wholeness, yung health, yung absence of war, yung peace, yung growth, and yung prosperity. So, makita natin dito, from the Old Testament, both civil and religious privileges yung ipinapanalangin nila. At nagmamanifest yun sa atin na sa church, na yung civil and religious privileges ang ipinapanalangin dapat ng mga mananampalataya para sa iglesia. Yun na yung kabuuan, yung wholeness, pagkakaisa, yung kalusugan, yung kawalan ng kaguluhan o yung pagkakabahagi, yung kapayapaan, yung paglago ng bawat membro at yung prosperity, spiritual prosperity. Ano yung prosperity? Mamaya pag-uusapan natin ano ba tong prosperity na ito na tinutukoy na dapat ipanalangin para sa iglesia. And pangalawa, Philippians 1:4-5. Always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. So ito isa tong panalangin ni Pablo. It's a prayer for Philippians believers na doon niya inaalala itong mga mananampalatayang ito sa pamamagitan ng panalangin. And the best way for us to remember our fellow believers, our brethren, is by prayer. Sa pamamagitan ng pananalangin sa kanila, sa paglapit sa trono ng biyaya ng Diyos para sa kapakanan ng ating mga kapatid. So prayer with thanksgiving. Ito yung pinakita ni Pablo. Hindi lang siya nanalangin ng mga pangangailangan, kundi nanalangin din siya ng may pasasalamat sa Diyos. And in Romans chapter 1, verse 9-10, without ceasing, I mention you always in my prayers. So ito si Pablo ulit to na... Wait lang po. Si Pablo ulit to na nananalangin para sa mga mananampalataya. So nandun yung wholehearted service ni Pablo na walang paghinto ang kanyang pananalangin. At sinasabi niya doon na ang Diyos ang kanyang saksi sa kanyang mga lihim or secret prayers para sa mga mananampalataya. And it is a confidence, but a humble confidence ni Pablo to appeal sa Diyos para sa mga mananampalataya. At yun dapat yung attitude ng mga believers. May meron tayo kumpiyansa, hindi para sa ating mga sarili, kundi kumpiyansa na nagmumula sa Diyos na umapila tayo, lumapit tayo sa Kanya para sa kapakanan ng ating mga kapwa mananampalataya. And it shows full submission to God's will. Nagpapakita din ito ng full submission ni Pablo sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nananalangin o hindi siya naghahangad ng mga bagay para sa kapakanan ng mga mananampalataya sa Roma ayon sa sarili niyang kalooban, kundi siya ay nananalangin ng may pagpapasakop sa kalooban ng Ama. At yun yung purpose sa atin mga mananampalataya. Yun yung reason kung bakit kailangan nating manalangin, na kailangan maipakita natin na sa ating panalangin tayo ay may buong pusong pagpapasakop na anuman yung kalooban ng Diyos, doon tayo mamumuhay. And in Acts chapter 12, verse 5, Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. So ito sa Acts chapter 12, isa dito yung pangyayari kung saan yung unang apostol na namartir, na pinatay si James,
na pinugutan ng ulo, at si Pablo naman ipinakulong, isa sa mga matalino at napakagandang providensya ng Diyos na mangyari ito. Pwede nating questionin bakit si James yung pinugutan, bakit si Peter hindi napugutan. So may purpose ang Diyos kung bakit nangyari yon. Una, makikita natin na sa difficulties, sa mga paghihirap, tulad nga nung kamatayan ng kanilang, ng isa sa mga apostol na si James, so para sa atin, isa sa mga kapatid natin ang patayin, ang ma-persecute. Napakabigat nito para sa atin. Pero yung difficulty na yon, nag-steer yon sa mga mananampalataya para manalangin. At yung pangyayari kay Pedro na hindi siya pinatay, because idinala siya, ikinulong siya, isang providensya ng Diyos para ipakita sa mga mananampalataya na yung kanilang panalangin ay merong bunga, magbubunga. Dahil hindi pinatay si Pedro, ikinulong lang siya. So sila, na-steer yung kanilang emotion, yung kanilang puso para manalangin sa Diyos para kay Pedro. So the earnest, yung earnest prayer ng church para kay Pedro ay pinapakita sa atin ngayon sa iglesia, yung earnest prayer natin para sa mga kapatid natin na umaharap sa mga pagsubok. So ang church ay lumalaban. The church fight for Peter through prayer. Lumalaban tayo. Hindi sila lumaban sa mga namumuno nung panahon na yon at kinuha si Pablo, si Pedro. Kundi sa pamamagitan ng pananalangin, yun yung ginamit nilang weapon. Nakipaglaban sila, hindi sila tumigil para magbigay ng pagkalinga o yung gabay para kay Pedro sa kanyang nararanasan. And prayer for life. Yung kanilang panalangin ay para sa buhay, para sa liberty, para sa kapayapaan. So God is steering our hearts to pray during difficult times. So ito yung pinapakita doon sa pangyayari na yon, na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. At yung mga difficult times na inaharap ng iglesia, yun yung paraan ng Diyos para ma-steer yung ating mga puso para lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, na sasagutin niya tayo. Sasagot siya sa mga panalangin natin ayon sa Kanyang kalooban. So in Isaiah 62 verses 6 to 7 naman, sabi dito, "You who put the Lord in remembrance, take no rest and give Him no rest until He establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth." So, kung punta tayo dun sa questions, sa mga questions for consideration, isa to sa mga question. Ano ba yung ibig sabihin itong sinabi ng Diyos sa Book of Isaiah chapter 62 na take no rest and give Him no rest until He establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth. So babalikan natin ito mamaya. Magandang discussion to. At sa Ephesians chapter 6 verse 18 naman, "Praying at all times in the Spirit with all prayers and supplication to the end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints." So itong Ephesians 6, isa sa mga popular na part dito is yung full armor of God. So after mailatag ni Pablo yung mga armor of God, pinakita dito sa kahuli-hulihan that prayer must join lahat ng mga graces na ito. So ang panalangin ang nararapat na nandoon sa lahat ng mga spiritual graces, sa lahat ng armor na ito. So pinapakita na kailangan magkaroon ng pagsasama ang duties at pananalangin. Hindi lang sapat na suot-suot mo yung armor. Di lang sapat na meron kang mga ginagawang duties. Kailangan haluan yun palagi ng panalangin. Because prayer is the only offensive weapon na ipinakita doon. Kita nyo yung armor of God. Ganda ng insight dito ni Pink, ni E.W. Pink about dito sa armor of God. Na lahat yun, ano yun, defense weapon yun. Defensive weapon lahat yun. Wala doon yung offensive, wala kahit ano man doon yung offensive weapon except sa pananalangin, except sa prayer. Ito yung nag-iisang offensive weapon na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Kaya nga sinabi dito, at praying at all times in the Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu, by the grace of God's Spirit, yun yung ating inaasahan, our supplication para sa lahat ng mga mananampalataya. At makita natin na lahat tayo ay nasa iisang sitwasyon. Lahat tayo ay nasa mundo na makasalanan. We are all in a situation that facing sinful world.
So lahat may pangangailangan ng panalangin para sa isa't isa. And lastly, in Colossians chapter 4 verse 12, ito yung sinabi ni Pablo para kay Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. So si Epaphras, isa siyang residente sa Colossus, kung saan siya yung nagdala ng ebanghelyo sa kanilang hometown, sa kanilang lugar. At ito yung panalangin ni Pablo para sa kanila, sa mga mananampalataya sa Colossus. Yung desire para sa mga brethren, para sa mga kapatid, ano daw yung desire na yon? May stand mature and fully assured in all the will of God. So isang napakagandang gabay ito para sa atin. Ano yung ipapanalangin natin para sa ating mga kapatid? Yung kanilang maturity at yung kanilang kasiguraduhan patungkol sa lahat ng kalooban ng Diyos. So ito yung mga text, mga piniling mga verses ni John Owen na tumatalakay sa topic natin ngayon na prayer. And in explanation, 7.2, dito na tayo sa explanation, sabi dito, just as prayer is the great means of prevailing with the Almighty, it's like in Isaiah 45:11, so it is the sure refuge of the saints at all times, both for their own behalf, Psalm 61:2, and also for others in Acts 12:5. So isa-isayin natin dito sa unang part na yung great means, yung kasangkapan, nakilang kasangkapan ng Diyos sa pag-prevail, sa pagtatagumpay kasama ng ating Diyos na makapangyarihan. And makita, ginamit dito yung Isaiah 45:11 na kung saan nandun yung faithful and fervent prayer. Faithful and fervent prayer and not a passionate complaints. So pinakita doon na hindi passionate complaints ang nararapat na makita sa isang mananampalataya. Instead, yung faithful and fervent prayer na kailangan makita nila na yung kanilang paghihintay ay hindi mawawala ng kabuluhan. They are not waiting in vain. Ito yung konteksto sa Isaiah 45 na sinasabi ng Diyos sa mga mananampalataya nung panahon na yon na sila'y humaharap sa paghihirap, sa pagsakop ng Babylonia sa kanila. Sinasabi ng Diyos na hindi kayo maghihintay sa wala. Meron kayong aasahan kaya't kayo'y tapat at buong puso kayong manalangin sa Diyos dahil kayo ay may magtatagumpay kasama ang Diyos. So it is the sure refuge, isang tiyak na tanggulan ng isang mananampalataya para sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng panahon, para sa kanilang sarili, unang-una, yung personal, kaya nga sabi sa Psalm 61:2, my rock and my salvation, personal. And also for others, Acts 12:5, yung sitwasyon ni Pedro noon na earnest prayer ng mga mananampalataya ang inalay nila para sa pangangailangan ni Pedro o sa sitwasyon na inaharap ni Pedro. And it is a benefit which the poorest believer, the believers in poor in spirit, may bestow. And the greatest potentate, or yung mga nasa matataas na posisyon, has no power to refuse. So napakaganda nitong sinabi ni John Owen, isa itong benepisyo para sa mga mananampalataya na naghihirap, na mayroong paghihirap sa kanilang spirito na magamit nila ito. Magamit nila ito at walang sino man na nasa mataas na posisyon sa kanilang kapangyarihan maialis ito sa kanila. This is the means, yung prayer, it is a benefit na walang makakapagtanggal sa o makakapag-refuse sa isang mananampalataya. And this is the well-trodden or yung flattened path. Kita niyo yung isang kalsada na patag. Sa itong kalsadang patag, kung saan yung kaluluwa ay nagkakaroon ng communion sa Diyos and for which the saints have. Ito yung mga bagay na meron ng mananampalataya sa kanyang paglakad, sa patag na daan, sa kanyang pakikipag-commune sa Diyos. Ito yung una, many gracious promises of help. Zechariah 12:10, Romans 8:26, Spirit of Grace, yung please for mercy. Ito yung mga matatagpuan niya
ito yung mga bagay na makikita niya, yung pagtulong ng Diyos sa kanyang paghihina, panghihina. Ito yung mga nagigain. Pangalawa, innumerable precepts or instructions or laws to perform. Ano yung mga gagawin niya? Sabi dito ng Panginoon sa Matthew 7, ask, knock, seek, pray without ceasing. In every place, men should pray. Pinakita ng Diyos, ano yung gagawin nila? And number 3, many encouragements. And in James 1:5, Luke 11:9, sabi doon, God gives generously. Sa itong encouragement sa mga mananampalatayang lumalapit sa Diyos sa panalangin. Then ask, and it will be given in Luke 11:9. And last, in number 4, yung precious promises of acceptance. In Matthew 21:22, John 16:24, and Psalm 50:15, pinapakita dito yung hope of salvation. By faith, we will receive it. Matatanggap ito ng mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pag-asa sa kaligtasan ng Diyos. So sa lahat ng to, yung apat na nabanggit natin, lahat yun makikita natin o tataglayin ng isang mananampalataya na lumalakad kasama ang Diyos. At isa sa mga makita nating pare-parehong description dito sa apat na to is yung many, innumerable, many ulit, tapos precious, promises, marami. So abundant, pinapakita dito yung abundance ng mga tataglayin or mga kamit ng isang mananampalataya na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. And by this, and many other ways, di lang yun pala, marami pa, bukod dun, the Lord has abundantly witnessed to His delight in this sacrifice of His people. Yung panalangin ng kanyang mga mananampalataya, alam ng Diyos lahat ng yun. Nakikita niya ang lahat ng yun. At God hears our prayer in delight. Nalulugod siya, nagagalak siya, na naririnig niya yung mga personal na panalangin ng mga mananampalataya. So ngayon, as believers, are called upon to pray for all men of every kind, and in 1 Timothy 2:1-2, except for those who have committed the sin leading to death in 1 John 5:16. So, sinabi dito na ang mga mananampalataya ay tinawag para sa pananalangin. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng mga kapwa niya, mananampalataya of every kind. So isa lang yung race dito, ah. Let's be clear, human race lang. Walang white race, black race, isa lang ang race. Human race lang, but maraming ethnicity. Iba-iba yung ethnicity, iba-iba yung citizenship, iba-iba yung meron tayong dalawang gender at yung edad, iba-iba yung edad. So para sa kanilang lahat, kailangan manalangin ng isang mananampalataya except for those who have committed the sin leading to death. Ang ibig sabihin nito, meron pala tayong hindi dapat ipanalangin. Sabi dito sa 1 John 5:16, may mga kasalanan na nagli-lead sa kamatayan at may mga kasalanan na hindi nagli-lead sa kamatayan. Ano yung tinutukoy dito ni John? So ginamit ito ni John Owen para ipakita natin yung isang direction of prayer ng isang mananampalataya in reference sa kasalanan ng kapwa natin, mananampalataya. So dito pinapakita na may mga kasalanan na nagli-lead sa kamatayan at may mga kasalanan na hindi nagli-lead sa kamatayan. There's an exception sa pananalangin natin para sa kapwa natin. So yung context nitong 1 John 5:16 is about prayer. Paano mo ipapanalangin yung kapatid mo na nagkasala? So when they commit sin that leads to death, pinapakita lang dito is yung stubborn refusal nila sa pagtanggap sa gospel. Sila yung mga apostate o yung papunta na sa apostasy. And their spiritual and evangelical death, yung kanilang tinataglay, ito yung nagli-lead sa kamatayan na sinasabi, yung spiritual and evangelical death. Ano yung ibig sabihin nito? Ito yung puso nila na impenitence na or nandun yung unbelief na maglilid na sa apostasy. So yun yung death na tinutukoy dito, yung mga kasalanan na naglilid sa kamatayan. So nagbigay ng direction dito si John na hindi mo sila dapat ipanalangin. Bakit? Diba nananalangin namin tayo sa mga unbeliever para mag-repent? So pinagpe-pray natin sila.
So hindi tinutukoy dito ni John na huwag na silang ipanalangin. Instead, ang tinutukoy nito ni John, kung babasahin natin yung context sa 1 John 1:5 ay 5:16. Basahin ko lang, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sins that leads to death. I do not say that one should pray for that. Na hindi dapat ipinapanalangin itong mga apostate na to para saan? Para mag-prosper. Sinapakalabo. Sa ganun yung estado nila, sasabihin mo, dapat nawa mag-prosper sila. They are apostate sa Diyos, tapos ipapanalangin mo na mag-prosper sila, na proteksyonan sila ng Diyos. Hindi. At para dun sa mga nagkakasala na mga kapatid natin na hindi naglilid sa kamatayan, pinapanalangin natin sila para saan? Para sa buhay. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So yung buhay na walang hanggan, alam natin na lahat ng kapatiran natin nagkakasala. Pero yung mga kasalanan na hindi naglilid sa apostasy o sa kamatayan, spiritual at evangelical, ipanalangin natin na matanggap nila yung chastisement ng Diyos, yung afflictive providence ng Diyos, para sila'y manumbalik. Ano yung panunumbalikin? Yung kaligtasan ba? Hindi. Yung buhay. Yun nga yung sinabi ni Brother Art sa teaching niya, yung joy ng salvation. Hindi yung salvation ang ipapanalangin natin na manumbalik sa kanila. But yung kagalakan, yung buhay, itong buhay na ito na makita nila na napaka-precious. So, ipapanalangin natin sila na mga nagkakasala na hindi naglilid sa kamatayan para sa kanilang buhay. At hindi natin ipapanalangin yung mga nagkakasala na naglilid sa kamatayan. We have no allowance to pray for them, for their prosperity. Kasi nandun sila sa ganong kalagayan. They are in the act of rebellion. They are enemies of God. Hindi mo pwedeng sabihin na mag-prosper nawa sila sa kanilang ginagawang kasamaan. So yun yung context. Yung mga evangelical penalties na gusto nating matanggap ng mga mananampalataya na nagkakasala na hindi naglilid sa death, yun yung panalangin natin. Matanggap nila ito, yung pagtatama ng ebanghelyo, yung pagkurot ng ebanghelyo sa puso nila. Sila yung nagkakasala, makita nila ito, magsisi sila. At para naman doon sa mga nag-apostate, sa mga tumalikod na, yung mga stubborn, nag-refuse, tanggapin yung gospel, do not pray for them para doon sa prosperity, instead for their repentance, for their forgiveness, kapatawaran ng Diyos sa kanilang kasalanan, na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Yun yung ipapanalangin natin sa kanila. Hindi yung paglago nila. Paglago nila sa apostasy, hindi ganon. Ang ipapanalangin natin is yung pagsisisi ng kanilang mga puso. Dahil sinabi dito, even for their persecutors, yung mga kumakaaway sa ating pananampalataya, mahalin natin sila. And those who enslaves them, yung mga nangaalipin. So ang panalangin doon sa Jeremiah 29:7, welfare ng city. Hindi lang yung mga mananampalataya, but yung welfare ng buong syudad. So they must especially, kung naipapanalangin natin itong mga persecutor, itong mga nag-i-enslave sa mga mananampalataya, especially, kailangan natin ipanalangin lahat ng kapwa natin mananampalataya in Philippians 1:4. Particularly, for those with whom they are in fellowship, local church. Unahin nating maipanalangin yung mga miyembro, mga kapatid natin sa isang local church bago tayo lumabas. Or mas pinakamahalaga na nilalaman ng panalangin natin ay sila na mga kapwa natin mananampalataya sa isang local na iglesia. So the Lord has promised that over the whole site of Mount Zion and over her assemblies, there shall be a cloud by day and a smoke and the shining of flaming fire by night, in Isaiah 4:5. And it is the duty of all to pray that this should be the case. So duty ng congregation na ipanalangin itong bagay na ito, na ito dapat ang makita natin, ito dapat ang mangyari. Dahil ang Diyos ay handa. Nangako ang Diyos. The Lord has promised. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. He is the never failing passport for our prayer. Kung bagay, pupunta ka sa isang bansa, kailangan mo ng pasaporte para makalapag ka doon.
So yung never failing passport natin sa ating panalangin. Kaya every prayer natin mahalaga. Na inaalay natin to, pinagkakatiwala natin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Yan yung purpose nun. Hindi lang siya mantra o nakasanayan na kapag magpipray ka in Jesus' name. May malaki at mabigat na implikasyon yon. Nagpapakita yon ng never failing passport na yung sa pangalan ni Jesus, tayo magkakaroon ng boldness sa paglapit sa ating Ama. So, makikita dito yung cloud by day sa Isaiah 4:5 and smoke shining of a flaming fire. So, pinapakita dito sa Mount Zion, sa atin yung church, yung assemblies, yung congregation, it's a protection. It is a protective presence of God para sa mga mananampalataya. And that cloud, that is the glory of God na ipinapakita sa iglesia. Yung pagiging glorious ng church dahil sa Diyos na makikita ng mundo na ito yung iglesia. Isa yun sa mga ipapanalangin natin na makita ng Diyos, makita ng mundo yung kaluwalhatian ng Diyos sa iglesia. Hindi makita ng mundo yung kauri niyang mundo, yung imahe niya sa iglesia. Instead, ang makita ng mundo is yung kaluwalhatian ng Diyos na nananahan sa kanya tulad nung sa Old Testament kung paano nanahan yung ulap, paano na feel ng clouds yung tabernacle. So that's the glory of God na nagre-reside, na ipinangako ng Diyos na mananatili, na magkakaroon para sa mga mananampalataya. And someone who does not continue in prayer for the protection of the church is not worthy of the church privileges. So para sa isang mananampalataya, sa nagpo-profess na mananampalataya, kung hindi ka nagpapatuloy sa panalangin para sa proteksyon ng iglesia, para sa mga bagay na ito, sa mga pribileyo na ito na ibinibigay ng Diyos, you are not worthy sa lahat ng mga pribileyo ng iglesia. Lahat ng mga spiritual graces na binibigay niya for you to grow, for you to be mature, na maging handa ka sa pagharap sa mundo, you are not worthy kung hindi mo ito ginagawa. Kung hindi mo pinapahalagahan ang patuloy na pananalangin, hindi lang panalangin, kundi patuloy na pananalangin para sa iglesia. So prayer therefore for the good, prosperity, flourishing, peace, increase, edification, and protection of the church is a duty required from all its member. So ito yung pinakamahalaga dito, ang panalangin ay isang duty na required para sa lahat ng miyembro. So wala sa ating magiging paniki. But ako, pag pinag-lead tayo ng prayer, kasi duty natin to. At ito yung mahalagang maituro natin sa mga anak natin, sa mga may mga asawa, sa mga may mga anak. Ituro natin to sa kanila na duty to ng isang Kristiyano. Walang Kristiyanong hindi mananalangin. So motives for obeying this rule, but kailangan nating sundin to. May binigay na lima dito si John Owen. Una, respect for the other ordinance of God. Si Kristo mismo ay nanalangin. Napakaganda yung panalangin niya sa John chapter 17. And pangalawa, yung concern for God's glory. Eh, kung tayo ay namumuhay ng buong puso sa Diyos, yung panalangin natin, sabi ni Spurgeon, ganda ng sinabi ni Spurgeon dito, if we are wholly living unto God, our prayers will run side by side with His purpose. Ganon kahalaga na tayo lumalakad ng buong puso sa Diyos. Dahil yung lahat ng panalangin natin ay akma doon sa kanyang kalooban. So keeping His children blameless, ito yung kalooban ng Diyos. At ano yung purpose nito? Blameless and harmless para sa kanyang kapurihan. For His glory. In the midst of crooked and perverse nation. Lahat tayo, lalabas tayo, harap tayo sa mundo, Lunes hanggang Sabado. Kaharap natin itong crooked, perverse nation, itong mundo na ito. So yung makita ng mundo na ang anak ng Diyos ay blameless at harmless, ay nagbibigay yun ng kapurihan sa Kanya. Nagbibigay yun ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya kailangan nating asamin at ipanalangin itong kalagayan ng kapwa mananampalataya natin na maging blameless sila paglabas nila ng mundo, na maging harmless sila paghaharap sila sa lahat ng mga hindi mananampalataya, sa lahat ng mga enemies ni Kristo, dahil para ito sa kapurihan ng Diyos. Pangatlo, the honor of Jesus Christ. Kita natin
isa sa mga mahalagang bagay na ipinapakita ng panalangin is na-express natin. Ito mahalaga to, na-express natin yung redemptive act ni Jesus Christ. Kahit gano'ng kasimple, kaikse, yung panalangin mo, na-express mo yung redemptive act ni Jesus Christ. Bakit? Dahil kaya ka nananalangin, even si Paul, kaya siya nananalangin sa Diyos, dahil kay Jesucristo. At yun yung content ng Book of Hebrews. Kaya tayo nakakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos dahil kay Jesucristo, siyang pinakapunong pari na nandoon na. So every time na magpipray ka, makita mo yung reverence sa paglapit mo sa Diyos dahil ine-express mo yung redemptive act ni Jesus Christ. Kaya ka nananalangin dahil may ginawa si Jesus Christ. So hindi lang siya simpleng panalangin para sa sarili mo lang. Napakabigat at kailangan may paggalang at pagbibigay ng pitagan sa Diyos sa tuwing tayo ilalapit sa Kanya. Four, so nakita din natin dito sa number 3, yung advancement ni Jesucristo, yung desire ni Jesucristo na makita niya yung kanyang bride. So isa rin to sa implication ng prayer natin, na nananalangin tayo para sa church dahil may inaasahan si Kristo. Na darating siya, makikita niya yung kanyang bride na blameless. So we should continually pray na maging blameless ang iglesia dahil hanggat hindi bumabalik si Jesus Christ, hindi tayo titigil na manalangin para mapangyari ito. Dahil ganon yung pagtitiwala natin at pagbibigay natin ng honor kay Jesus Christ. Our own benefit, number 4, our own benefit and spiritual interest. There's an abundance of grace para sa iglesia. Napakarami. Hindi magkukulang ang biyaya ng Diyos para sa iglesia. To help against all temptations. Kaya tayo tumatayo, nire-reforma, dahil inililigtas tayo ng Diyos sa kanyang biyaya sa mga maling katuruan. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nagre-reforma. And all things might work together for good. Ang isang mananampalataya na nasa isang iglesia na tumatayo sa katotohanan, kailangan niyang asahan at pagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang buhay ay para sa ikabubuti niya. Dahil walang nihinangad ang Diyos na ikasasama ng iglesia. It is for our own benefit and spiritual interest. And last, number 5, the directness of the command. Pagiging direkta na itong command na to, in every epistles, we are urged to pray. Mga apostol, sinasabi nila ito sa atin, maging si Jesus Christ. So it is a direct command para sa duty na ito na kailangan nating i-perform. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw sa lahat ng oras o panahon ng ating buhay. So dito po nagtatapos ang ating discussion. Nawa po, naging kapaki-pakinabang po sa inyo ang mga sinulat ni John Owen at maturuan po tayo. Ulitin ko po, rule number 7.2, believers must maintain continual prayer for the prospering of the church under God's protection. So, punta na po tayo sa questions for consideration and discussion. And sobrang haba ng oras natin para sa discussion. So, basahin ko lang yung mga questions. Tatlo po yung tanong dito. Again, kikita natin na napag-aralan natin tungkol sa prayer in context ng church. Sa rule number 3, kita natin, there is a burden that should be expressed in every church prayer meeting and daily in every believer's prayer. So dalawa, may burden na kailangan ma-express sa prayer meeting ng church at sa daily prayer ng isang mananampalataya. So ito ba yung kaso ngayon sa atin? Ito ba yung burden na in-express ng prayer natin as a church and as individual? Number 2, how should we interpret and act on the take no rest and give him no rest of Isaiah 62? So ito yung nilaktawan natin kanina na Isaiah 62, kasi maganda to, mapag-usapan natin. Paano ba natin to interpret? Paano tayo kikilos dito sa sinasabi ng Isaiah 62 that take no rest and give him no rest? And last, number 3, what exactly should we pray? Should we be praying for? Ano yung kailangan nating ipanalangin in seeking the prosperity of the church? So isa rin to sa
sinabi ko kanina na pag-usapan natin, ano ba yung prosperity na yun? In seeking the prosperity of the church, ano ba yung kailangan nating ipanalangin exactly? So, sige po. Pwede na po tayong mag-start. Sino po yung gustong mauna? Pwede po yung dun sa tatlo or may other questions po. Ayun, bro, ano lang, clarification lang. Kanina nung intro mo, yung first part nung yung discussion ay binanggit mo yung armor of God. At ang banggit mo ay lahat sila defense, pero last na isa, yung offense, na sabi mo, prayer yun. Ito iba yung sword? Ito yung sword of God. Ay, sword of the spirit. Sa, ano to, Ephesians 6 verse 17 ba ito? Basahin lang po natin yung Ephesians 6. Sige po. And Ephesians 6 verse 17. Start natin 17. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. So, malinaw dito, yung sword of spirit, yun yung salita ng Diyos. Praying at all times in the spirit. So, ini-incorporate ng prayer na dapat nandun siya. Yun yung sinabi natin kanina. Kailangan it mixing all yung duties, nagmi-mix siya sa prayer. So, hindi lang sa sword, kundi sa lahat ng suot natin, nandun yung prayer. Yung sword, sinabi dito, yun yung word of God. Pero hindi sapat ang word of God. Kailangan ng prayer in the spirit. At yung helmet ng salvation, hindi sapat ang mga bagay na ito kung hindi natin i-incorporate yung prayer. So, kaya siya offensive. Kasi duty siya ng isang Christian, isang mananampalataya. Walang sinabi dito na meron tayong dapat gawin na out of our own, except sa prayer. Kasi itong mga to, tinatanggap natin sa Diyos. Every armor na ibinigay sa atin is tinatanggap natin sa Diyos. Pero may isang bagay na magmumula sa atin, yun yung prayer. Yun yung act of prayer natin na kaya natin sinabing offensive weapon. At yung the rest is a defensive weapon. Even the sword of God. Hindi tayo pupunta sa mundo, mag-ano tayo, sinong siga niya, hampas-hampasin mo ng sword. Hindi ganon. Ang sinasabi dito, every time na merong ibabato sa atin ang mundo, may pang-depensa tayong espada, para yun yung salita ng Diyos. We should defend our faith sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun po. Ayun na po. Ayun, sige po. Other questions po? Thank you, Brother JD, sa labor. Follow up natin doon sa tanong kasi confusing nga siya kasi parang nakatutok doon sa statement is the sword of the spirit which is the word of God. But if you notice doon sa verse, kaagad-agad, comma, and pray, no, yung sa 17. Yung sa verse 18, kita natin, hindi natapos yung sentence, comma, and then praying at all times. So, yun nga, ang ganda nung sinabi ni Brother JD na hindi pwedeng mag-isa yung word ng Panginoon na walang prayer. Kasi, imagine, ang unbelievers, nagbabasa rin ng Bible. Diba? So, do they have the offensive weapon of the word of God as the sword of the Spirit? No. Pero, the word of the Spirit, the sword of the Spirit, which is the word of God, ito yung ano niya, yung sa, sinasabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And
no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. So yung kapangyarihan, yung sword of the spirit, ang sinasabi doon, dinadissect yung puso, yung kaloob-looban ng tao eh. So dahil nga the rest of the armor of God is defensive, ang effect niya, since double-edged, dun sa nagbabasa, sa nakakarinig, saka ano, and ang pinaka-resulta nun, it drives you to prayer. Hindi, kahit ano siya, no? Kahit, syempre sa mga studies natin, no? For example, family worship, ang laman ng panalangin natin ay hindi generic na yung pagkain or whatever, pero kinoconnect natin siya dun sa natutunan natin kasi nag-take effect siya. Yung salita ng Diyos nagtitake effect that it drives us to our knees, not literally naman, di naman lalulod, pero nagiging yun na yung resulta nung ano, nung pagkaka-pierce sa atin ng salita ng Diyos, na dinidivide nito yung kaloob-looban natin, ine-expose tayo, at nagkakaroon siya ng lasting effect sa isang Christian to the effect na nananalangin ka based doon sa epekto ng Sword of the Spirit, which is, oh, sabi nga, offensive weapon siya. Talagang nagpipierce siya, whether sa preaching or teaching or sa family worship or sa personal study mo, you end up praying. No? Nag-ano talaga siya. It's, kaya sabi sa 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. So, ano yun? Nag-fail, kumbaga, yung salita ng Diyos kung hindi siya nag-turn into prayer na pinapaabot mo sa Panginoon. So, what's the truth? Does the Word of God fail? It doesn't. It doesn't. Kaya nga ang binanggit dyan, praying in, ang sinabi ay praying at all times in the Spirit. Naalala nyo dati, yung praying in the Spirit, kung galing kayo sa, di ba? Let's pray in the Spirit, tapos gibberish na kasunod. Speaking in tongues, di ba? Ganun yung nangyayari. So, hindi ganun yung, ano, rather, our spirit, nag-quicken yung salita ng Diyos. So, ang makita natin dun, si A.W. Pink ba nagsabi? For A.W. Pink, no? May ano siya. We can't help but to cry out to God. Our spirit nagwi-witness dun sa word ng sa salita ng Diyos. Kaya it drives us to plead to God, to pray to Him in all our supplications. Kasi nagkakaroon ka ng supplication dahil nare-reveal yung heart mo. Ano ba talagang need ng tao or need ng church? Dun siya nare-reveal. So, yun ay papanalangin mo. Kaya hindi mo siya talaga pwedeng paghiwalayin. Hindi siya na paghihiwalay. Ayun. And thank you po lang, Pastor. Sige po, baka may iba pa po. Question or insight? Ay, ayun. Ako, Kuya. May question. Ayun. Yung kanina na nasabi mo yun sa may yung mga pinag-pray natin, yung sa mga tao na nagko-commit leading to death. Yan. Sabi mo kanina na hindi natin sila pinag-pray for prosperity. Yan. In abundance. Nag-a-apply ba dito yung since sila talagang nandun na sa part ng apostate na? Tama po ba? Sa apostate. Mag-apply ba sa kanila yung imprecatory prayer? Ano ulit bro? Yung ano? Yung, kasi, ayun nga, meron tayong imprecatory prayer. Actually, nag-prayer tayo kanina regarding doon. Yung mga wicked rulers, they should be punished, mga ganun. Since, sila kasi mabigat naman talaga yung kasalanan nila, the apostate. Nag-apply ba sa kanila yun? Not necessarily kasi yung mga wicked rulers, lahat apostate. Ang apostate kasi, pag titingnan natin sa Hebrews, yung umalis sa pananampalataya. Natikman nila yung kabutihan ng Diyos. May mga wicked rulers na talagang wala sila, ignorant sila.
sa ano, kaya natin ipinapanalangin. Mangin sila, magsisi. Maging, at ang panalangin natin sa mga wicked rulers, is lahat ng mga gagawin nila is maging sangayon sa kalooban ng Diyos. Mapromote yung katuwiran ng Diyos sa kanilang pamumuno. So, yun yung ano. So, yung wala talaga yung prayer for them, yung mga nag-apostate. Nag-apostate, yun nga, mag-repent. Yun yung sinabi ko kanina. Hindi natin sila ipapay na mag-prosper sa mga spiritual graces. Kasi bakit? At sila mag-prosper sa spiritual graces, itinalikuran nga nila yung faith. So, ang ipanapanalangin natin sa kanila, mag-repent sila. Sige, Kuya. Thank you. Yun lang. Yan, sige. Thank you. Yan, baka may iba pa po. Kung specific siya, kung may mga kapatid tayo na hindi natin kasama, hindi natin sila nakasama, like sa aming mag-asawa, ang prayer talaga namin, kahit sa mga kamag-anak namin na mga nakarinig ng gospel o hindi pa nakarinig ng gospel, both unbelievers and yung parang nag-a-apostate, is yung habi ni JD, that God will grant them repentance. Pero part din nun, that God will give them grace. It is by grace that we're saved, di ba? Through faith. So, walang ibang... yun nga eh. Maraming nag-apostate na seemingly nagpa-prosper sila sa ibang field. No? So, isip nila, okay naman ako eh. Di ba? Biyaya lang ng Panginoon na magising sila sa katotohanan ng state nila. So, there are times na I pray for people that God will not give them... Marang brutal eh. God will not give them rest. No? Na huwag patahimikin ng loob yung ng Panginoon yung konsensya nila na kumilos ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. No? Yun yung, I think, yun yung panalangin na kinakailangan nila. Na hindi natin pagpapray, Lord, i-bless niyo po si ganito. yung sinasabi ni JD. Kasi what's the point? Diba? Kung wala naman sila sa... And in fact, they think they're okay. They think na they are better off without God. So, ang panalangin natin, turugin ng Diyos yung puso nila, makaramdam sila ng sorrow, at sila'y sumuko sa Panginoon. Yun yung specifics. Sabali, yung goal talaga is for, ano, papunta sa Diyos. Yes, bro. Yan. Baka po may gustong sumagot dun sa question number 2. Ano ba yung ibig sabihin nun? Take no rest and give Him no rest. And pag-usapan po natin. Baka may mga insights po kayo. Kung gusto niyo po basahin yung yung Isaiah 62 verses, anong verse ba yun na sinabi? 6 to 7. Ayan. Maganda mapag-usapan natin siya. And yun, even dun sa word na prosperity, ano ba yung exact na sinisik natin kapag patungkol sa prosperity ng church? Material ba to? O anong prosperity? Or other questions po? Sa Google Meet po.
Or other questions pa. Pwede pa kayo mag ano, brought up na ibang question bukod dun sa number 2 and number 3. So yung number 1 pala, baguhin na lang natin. Ang magandang tanong dito, sapat ba sa atin ngayon na yung prayer meeting natin is Sunday lang tapos morning service? Sapat ba yon o kailangan nating dagdagan ng mga gawain para sa na nakafocus sa prayer? So yun, ano yung mga tingin niyo? Yan. Meron po ba? Yan, sige. So hanggang 11 lang naman talaga tayo sa ano. Sige po. Kasi maganda rin natin mapag-usapan tong context nito. Take no rest and give him no rest. Sino yung hindi magpapahinga at sino yung hindi dapat hindi bibigyan ng pahinga? Sabi ni Ate Shi, dagdagan daw natin ang prayer chain. Prayer chain. So, ginawa ni Spurgeon yan sa ano nila, sa church nila, sa tabernacle. 7 a.m. saka 7 p.m. Daily prayer. Pray sila daily. At isa rin to sa mga, ano, yung dahilan. Hindi naman nagkaroon ng revival before dahil may nag-preach. Hindi yung preaching yung nag-lead sa revival, kundi yung ano nila, continuous prayer nila. Nag-lead na one time dun sa prayer meeting nila may nag-preach, na-revive yung soul nila, yung spirit nila dun sa, na-quicken sila dahil dun sa prayer. At yun, so yun. Hindi masama yung prayer team. Charismatic pa sa kailangan walang maputol. Spurgeon kasi ano siya, practical yung approach niya. Pero parang yung sa Catholic, three of the habit. Holy God, the Holy Mind. Sa ABS-CBN to. Sinat down kasi. Di ba? Dali makapag-pray. Pero kasi yung ano, sa mga rebelde para sa pagkakataon. Hindi yung pero, hindi tignan natin.
may alam doon eh. Diba? Kasi totoo na meron pumibigil sa tao mo, hindi mo, hindi sila. Minsan nangyayari sa ating kasi, especially sa mga tao, masyado natin allergic tayo sa mga practices natin before. Na akala natin, basta ginagawa natin before mali. Hindi naman. No. Ano 'yun, kumbaga may wisdom din doon. So hindi lahat ng pinagagawa natin dati mali, no. May mga cringe worthy na ginagawa, pero marami tayong matututunan. In fact, ano nga eh, tawag doon, very noble. Isipin mo 'yung mga matatanda, 'yung mga nagro-rosaryo gabi-gabi. Grabe 'yun, nakakahiya. 'Di ba nakakahiya kung tayo sinasabi natin nasa katotohanan tayo? Hindi tayo doros. I mean, hindi hindi natin ginagawa. Nakonsensya ka ba, Jess? Rosario. Hindi natin ginagawa. Hindi natin ginagawa yun. So, if we believe that we are in the truth, it is a challenge to us. Yun na siguro yun eh, yung we should not rest. Kasi yung isa yung watchmen, di ba? Kaya magpahinga. Huwag niya rin patahimikin ang Panginoon. Plead hanggang ma-establish, kumbaga, yung restoration ng Jerusalem. Kumbaga magkaroon ng yung ano ba to, yung yung prayer ng widow, Ben. Widow, no? Hindi Samaritan woman. yung pleading po niya sa judge. Widow 'yan, no? Opo. Okay. 'Yun, hindi siya talaga nanahimik. Talagang nagpi-plead siya. Isa pang mano-note ko doon sa part ng ano, tawag dito yung corporate prayer, tapos yung somehow kasi yung sa kanila Charles Spurgeon, I think sa kanya-kanyang mga bahay, hindi naman nila kailangan pumunta sa tabernacle para mag-pray, no? That's very impractical, lalo hindi naman magkakalayo, libo-libo sila. So ang ano doon, ano siya, no? Napakalaking opportunity sa atin as a church. Nag-grow tayo. We are still reforming. Na-establish natin yung mga family worship natin. Ang malaking problema natin ay yung prayer talaga. Yung question, kailangan pa ba natin ng prayer? Para pag-usapan natin na karoon, no? Yun. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng prayer. Isama natin sa prayer. Ayun, kailangan na kailangan natin. Kasi imagine this. Nung nandun kami sa dating in church pa nila Airpat, meron kaming basically yung parents ko, bago sila nag-establish ng church, meron silang dawn prayer. Which is, it starts from, I think, 4 a.m. or 5 a.m. Nagagather, sa Bulacan pa yun, ha? Nagagather sila sa isang malaking puno. Doon sila nagpipray. Silang mag-asawa lang. Ano na? Sabi yung kapre. Meron. Na sila mag-asawa lang. Ang alam nyo, sumunod, ito, this is a real story. At sabi ko, bakit nangyari yun sa kanila? And why not sa atin? Nagpipray sila, mag-asawa, doon sa ilalim ng puno, sa isang bakanteng lote sa Bulacan, kasi sa taga Santo Niño kami dati. And then after one day, may nakita sa kanila, mga taga doon. Sumama, mag-asawa rin. Hanggang dumami sila ng dumami doon sa ilalim ng puno, hanggang sa, eventually they established the church. Nangyayari yung ganun. At naniniwala ako na kumilos ang Panginoon sa, sa pagkakataon na yun. Kasi as very young in the faith as they are, they're praying. They're studying the word. They're encouraging one another. Nangyayari yun. And hanggang ngayon, papatuloy naman sila. So, bakit, naisip ko nga, bakit kaya sa atin, hindi natin siya maano? Parang, kaya nga yun sa armor of God, hindi talaga siya pwedeng paghiwalayan. We cannot say that we are strong in the word yet we are weak in prayer. Napakahirap. Hindi talaga siya ano. So mag-prayer chain tayo. Ayan. Amen po doon, Pastor. Nasagot na ni Pastor yung number 2. Ayan. So number 3 na lang. Prosperity. Ayan. Alam po ko,
prosperity. The ano lang for the sake of others din. Nalala ko meron that pas sa Caloocan pas every midweek nagkakaroon kami ng prayer. Tapos minaatasan kami na magbabahagi. Naitanong to sa akin yung ako yung nag-lead ng pray na nag-reform pa lang kami noon before pandemic 2019 mga April June siguro na since God is sovereign, ito yung question, since God is sovereign and God is omniscient, alam niya lahat, bakit pa tayo nananalangin? Eh, yung question na dumating sa akin that, during that time, gusto ko rin malaman yung paano natin yun. God is omniscient, knowing, pray, why we petition yung ano, no? Paano natin ano po yun? Sige bro, pwede mo nasagutin. Hindi, marami akong kinonsider, pero gusto ko muna yung input mo, bro JD. Si Pastor na mag-elaborate. But ang sagot ko lang dyan, yun nga, alam mong sovereign ng Diyos, ba't hindi ka mananalangin? Diba, mas dapat tayong manalangin kasi soberano ang Diyos at tayo hindi. Si Pastor na ba? Because God is sovereign and omniscient, why should we pray? Because we're not. We're not sovereign, we're not omniscient. Hindi natin alam, kailangan natin malaman kung anong plano ng Diyos eh, kung anong gagawin niya. So, kung hindi tayo mananalangin, isang sign din yun na hindi tayo naniniwala talaga sa sovereignty ng Panginoon. Kasi sabi nun, let your petitions, your, tawag doon, supplications, mga prayers, ilapit natin sa Panginoon. If we really believe that He is Almighty, edi dapat lang na ibigay, ilapit natin sa Kanya. Yun yun. Kung hindi, ano, sabihin, kaya natin. Diba? Ang isa kasing question dyan na naglilinger, eh alam naman niya lahat, ba't pa tayo hihingi? Diba? May ganun. Si Seven, mas sovereign ako kaysa sa Kanya. So he is my subject. He's my son. Kagabi, iyak siya ng iyak. Eh, napa-milk na namin siya. Nag-milk na siya. Siguro mga alas 8. Tapos mga alas 11, umiyak, no? Ayaw matulog, ganyan. Tapos iniisip namin, ano yung problema nito? Nag-aaway na kami ni Seven, eh. Naaway ko na siya. Sabi ko, basta na ano na ako, parang ano problema. Pero may hinala na ako na kailangan niya ng milk. Pero hindi kami convinced kasi kakadede lang, no? Pero we took the chance. Sabi ni Mrs. O, pagka, ano, baka masayang. Eh, wala eh. Wala na kayong magawa. Parang iyak siya ng iyak eh. Parents kami ah. We can't figure out kung anong pangangailangan ng anak namin. But he is crying out. Umiiyak talaga siya. Iyak siya ng iyak. Ganyan. Talagang hindi siya ayaw matulog. Ayaw, talagang naghahanap siya nung kailangan niya. So, anong natutunan ko doon? With regards to God's sovereignty and ano, tayo, na mga tao, na anak ng Diyos, minsan hindi nga natin masabi. We just cry out to God. But He knows. He knows. Alam niya yung mga pangailangan natin na dapat yung sovereignty niya and yung all-knowing, yung omniscience niya, it gives comfort to us. Na hindi man natin ma-express, we trust God that He knows what's best for us. He knows what we need more than we know it. So sa case ni Seven, he cannot speak yet. We had to figure it out. We know what's best for him, no? Pero it took us time to figure it out. Si Lord, hindi. Alam niya eh. And it's a luxury for us that we can come to Him and tell Him ano yung mga pangangailangan natin. Knowing na He listens. Hindi yon, hindi ano ang Diyos, hindi siya, siya ay Diyos. We are subjects. Siya ay hari. So, we plead. At kung anak man tayo, we know that He cares for us. So, ang best example nun ay pag si Seven umiyak, I know he needs something. I just don't know what it is. So, ganun din ang Panginoon. Alam niya yung mga pangangailangan natin. Ang maganda nun, alam niya kung kailan ibibigay kasi alam niya lahat eh. Tayo hindi. So, all the more, may reason tayo to cry out to God kasi we trust na alam niya at ipoprovide niya. Ang ano lang doon, tricky lang doon na alam mo na, dapat ibigay mo na. Diba? He already did.
binigay na niya. When He created the heavens and the earth, let there be light, and there was light. Lahat ng ginawa niya sa creation, lahat ng pangangailangan natin, binigay na niya. Diba? So when we fell, anong binigay niya sa atin? Salvation. Yung fundamental need natin, binigay niya na rin. So, dun pa lang, hindi na natin makikwestiyon. Kung alam mo naman lahat, ba't pa ako mananalangin? Binigay na nga niya. So, privilege na lang natin na makalapit sa kanya na bilang anak. We can call to Him, Abba, Father. And the rest cannot. No? So, yun. Comforting siya, at the same time, sobering. Ayun. Ayun, thanks po, Dano. Ayan, yung number 3 po, sige po, hanggang 11:15, kung may sasagot ng number 3. Buhay man. Ayan, sige, hanggang 11:15. Ano ba yung prosperity na papanalangin natin sa church? Ayun. Sige, maganda ako sa number 3. Ayun, yung what exactly should be. De, yung akin. What exactly should be praying for and seeking the prosperity of the church. Ayun. Kasi pag sinabing prosperity, yung unang isip natin yung pagyaman. Pero yun, as mga Kristiyano, bilang Kristiyano, bilang believers, we are not seeking kung ano yung temporal sa mundong to. We are seeking kung ano yung eternal. Yung isang prosperity church. Prosperity church. Ay, yung nagyayaman na simbahan. ayun. Ano yung kailangan natin ipag-pray? Una kong naano dito is yung we pray for the holiness ng bawat isa. And we pray na tayo bilang mga Kristiyano is pinagpe-pray natin yung bawat isa at minamahal natin yung bawat isa. Ayun yung ano yung talagang isang simbahan na ano na nag-flourish, mayaman na simbahan. Yun, na hindi siya sa yung alam na Diyos na prosperity is yun niya yung for eternal. Wala din naman masamang pag-pray natin na yumaman yung kapwa natin believers. Pero temporal lang kasi yun. Pero ang talagang kailangan natin is yung for eternity. Yun lang po. Yun. Salamat, Brother RG. Ayan. Sige, si Rico daw. Dun sa number 3, what exactly should we praying for in seeking the prosperity of the church? Tulad din ng sabi ni RJ na wala namang masamang yumaman. Pero yung nakadepende kasi yung kung para saan yung pagyaman mo at kung para saan yung kung ano yung pinagpe-pray mo itself. No, kasi sa 1 Corinthians, di ba? Naalala ko lang yung topic ni Pastor Joseph regarding sa finance na hindi na parang tag doon na masama ba na ano alalahanin ko na masama ba na ano na ay
yung pag ba nagbigay ka, eh ibabalik ng Diyos yung binigay mo. 'Di ba? Yun yung question doon eh. Ang sagot doon oo, no. Kasi alamin natin kung para saan nga ba 'yun, 'di ba? Ang main purpose noon, kaya ibabalik sa'yo ng Panginoon para magamit mo siya sa mas malawak na gawain ng simbahan. Hindi sa pang sa pang-sarili mong interest, no. So siguro yung prosperity dito is hindi masamang ipanalangin yung tulad ng sabi ni RJ, yung maging umasenso yung kapatid, ganun din yung simbahan para magamit sa mas malawak na gawain ng Panginoon. So yun. Ang hindi lang okay siguro is yung magbibigay ka tapos pag-uwi mo biglang may magta-times to bigla yung bulsa mo ng pera, no. So yun yung hindi okay yon. Di ba ganun? No. So tulad kasi sa First Corinthians, di ba, nagtanim sila kaya meron silang inani. So yun. Thank you, bro. So kanina kay RJ, holiness. Sa iyo, bro, anong eksaktong ipagpipray mo? Siyempre pera. Anes, ha? Hindi. Hindi. Oh, para sa gawain, 'di ba? Although part of sa isang simbahan, yung holiness, yung nababago tayo as a whole church at bilang isang Kristiyano, pero in kasi hindi natin masuportahan yung pastor natin. Pangalawa, paano mas magiging mas malawak yung gawain natin bilang isang simbahan kung hindi natin yung ipapanalangin bukod dun sa maging tapat tayo bilang isang Kristiyano sa pagbibigay. Oo, mali ako. Pero bro, okay siya bro, pero ano, yung pera, meron pa sa ilalim na mas mahalaga. Yung gift na mapagbigay. Yan. Maging mapagbigay yung mga members. Hindi mismo magkaroon tayo ng pera. Parang ganun. So yun. So yun. Niloloko. Isa yun sa mga ano, ipanalangin natin na mag-prosper ang church na yung mga kapatiran natin is pagkalooban ng Diyos ng grace nung ano, service of giving. So yun. Generosity. So yun. Yun. Holiness. Yun. Hey, alam ko yun naman yung gusto mong sabihin. Eh. Generosity. Ayun. Meron pa po ba? Yung ano yung iba pang mga nakikita nyo na ipapanalangin when it comes dun sa pagpo-prosper ng church? Wala na pala. Sige. Sobrang na tayo. Eh, Pastor, may ano po kayo sa number 3? Kasi pag sinabing prosperity, it doesn't always mean yung kayamanan. But the word itself, prosper, means success. Mag-succeed. Pag sinabi natin that our soul would prosper, sa kontekstong simbahan, panalangin natin, mag-prosper yung church or for the prosperity of the church, i-translate natin siya into the success of the church na magampanan ng church yung mandato niya. Example, yung dalawang tag dyan, yung dalawang baptism and breaking of the bread. Ang tawag doon? Ordinance. Sorry, may ano pa ako eh. Ordinances, yun, mag-succeed yun, mag-prosper yun. Kasi kapag may binabaptize, ibig sabihin, nag-grow tayo sa number, the Lord is adding up to their numbers daily, those who are being saved. Maging successful yun.
Pangalawa, yung Lord's Supper, kasi may nagiging member ang simbahan at yung miyembro ng simbahan, napapabanal siya dahil nagiging worthy siya to partake of the Lord's Supper. So, yung ganong mandato ng simbahan, yung dalawang ordinansa, kung ito'y napapatupad, na-encapsulate niya kung ano yung dapat mag-succeed sa konteksto ng simbahan na magampanan niya yung mandato niya sa pagkakatatag niya dito sa mundong ito. So, kung encapsulate natin lahat, summarize natin lahat ng maipapanalangin natin, ay mag-succeed, mag-prosper yung mandate ng church, yung pagkakatawag ng church sa mundong ito. Gaya nga, no, yung holiness, yung generosity, kasama yun dun lahat. No? So, hindi siya lang sa pagyaman ng simbahan o ng miyembro nito. Pero, pwede rin natin gamitin yung pagyaman. In what context? Eh, hindi lang siya finance. Sabi, may nagsabi na ang pinakamahirap daw na tao ay yung mayaman sa pera. Kung yun lang yung kayamanan niya. So, sabihin, hindi lang yun yung sukatan, kundi yung mag-prosper tayo holistically. Bawa, sino dito yung mga... Ato, may mga graduating tayo, di ba? Graduating. Graduating si Bitoyo. Prayer natin, mag-succeed sila, mag-prosper yung kanilang endeavors. Kasama yun dun. Dahil nag-guide sila ng salita ng Diyos, nag-progress. Yung may mga negosyo, di ba? Yung may mga tinatangkilik. Pag yun ay lumago, ano yun? Sign ng success din yun, ng pag-prosper ng Diyos sa simbahan. Kaya nga, yung mga first century church, they can support yung naibibenta nila yung mga ari-arian nila, saan ba galing yun? Sa Panginoon. So that they can support their brethren. At walang, sabi nun, walang nagkulang sa kanila. Pero hindi nila pinabayaan yung ordinansa. Hindi nila pinabayaan yung mga major things. Nag-follow sa success yung mga minor. Yan po. Ayan. Salamat po, Pastor. Ayan. Salamat din po sa mga nagtanong saka sa mga nagsagot, sumagot. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos at mahabaging Ama, salamat po sa natapos na pag-aaral namin patungkol sa rule number 7.2 ng book ni John Owen patungkol sa prayer. Salamat po, Ama, sa mga aral na nakita namin dito. Salamat po sa kaliwanagan, sa karunungan. Salamat sa iyong salita na siyang gumagabay sa amin, nagtuturo, nagtutuwid sa amin. Dalangin po namin na hindi kami matapos sa ganitong sitwasyon lang, kundi makita namin na naia-apply namin itong mga inaaral namin hanggang sa mga susunod pa na pag-aaralan namin. Lahat ng ito ay mag-manifest sa amin bilang mga individual, mga mananampalataya na nananalangin sa isa't isa at bilang isang iglesia na pinababanal mo at binibiyayaan mo ng mga pagpapalang spiritual na kailangan namin sa paglago at pagpapabanal hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Turuan niyo kami na manalangin. Turuan niyo po kami na lumapit sa trono ng iyong habag at biyaya ng buong puso. Magkaroon kami ng sigasig sa gawain ito. Hindi kami tamarin at patuloy na umapoy ang aming mga desire to commune with you, aming Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay, naman ang sitwasyon na kinaharap namin, sa aming mga emosyon, sa aming mga reaksyon sa kapwa namin, at sa mga desisyon namin sa buhay, lahat ng ito ay magpakita ng buong pusong pagpapasakop sa iyong kalooban. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.